Right, good morning. Inflator tsaka protector yung bago natin. Nagpalinis tayo ng motor. Let's go. Yan. Go. So for today's video, pupunta tayo ng Beast Commonwealth. Tayo ng Beast Commonwealth step, bro. Let's pull. Babalik tayo ng gulong. Itong click 160 natin. Kasi dati kasi alam niyo naman, sinabing ano, madulas talaga. Ilang beses na ako nadali rin sa click before eh. Sheesh! Yan, want to know more about click 160? Antayin nyo, kasi ili-review din natin ito soon. Full review. Actually ngayon meron na siyang 109 kilometers. Time check, 110. So dapat before 2, nandun na tayo. Mabilis lang naman ito. Daspolan lang. Daspolan. Daspolan! With the click 160! So ngayon, Stebro, kuwento ko muna sa inyo kung ano ba yung basic knowledge ko about this scooter. Siyempre, given na na-try ko na yung click 150, ay click 125, yung game changer na click 150 version 2. So, na-try ko na yan lahat sila, Stebro. And this one is the latest. At ano nyo, lahat kami naka-click 1, 2, 3, 4. kami nga pala ang Click Boomer! ito click version 1 saka click version 2. Ay hindi, pare-pare silang dito yung game changer nga, step bro. So of course, major difference from the preview model is this click 160 is now already a 4 valve engine. Yes, kasi yung mga naunang version ng click meron na silang 2 valves. And displacement naman, this one is around 158 cubic centimeter, while those other version only has 150. So you could tell the difference once na ma-experience yun to, given the torque and the speed this bike has. Test drive nyo, meron naman tayong mga demo unit dyan sigurado, or sa mga tropa. Pero ako, yes, merong difference sa power. This one is already 14 or 15 horsepower. Yung dati kasi 14 eh. 14. This one is 15.1 I think, or 15 exacto. Pero ano ba naman ito dun sa mga Aerox, sa NMAX? Wala. Wala pala lamang eh, no? Ba't binili mo? Well, honestly, at the price point na 100 and gano'n, 160 ng SRP, so mga 120 kasama yung registration, price point, mas mura. Siyempre hindi siya ABS, pero kung lalabas yung ABS nito, I think magkakaparehas na lang sila ng mga hype na scooter natin, yung mga NMAX and Aerox eh. So, PCX, yan, ABS version ng same engine ng Click. Pero kita nyo naman itong ginagawa kong pagsingit, sir bro. Itong ginagawa kong pagsingit, hindi naman lahat ng motor kaya ito. Lalo na, yung mga masisikip na ganyan. Well, on the Click, manipis. Manipis kumpara sa Aerox, manipis kumpara sa NMAX. Pero parehas ng power output. Pero one thing is for sure, na alam ko mag-agree lahat kayo kahit hindi kayo Honda user. Yung mga nakatry lang ng Honda na Click before, or even the Honda Beat, this one has the smoothest engine. Napaka-smooth! O sige, kukumpara ko na kung gaano ka-smooth para ka nakasakay sa Vespa. Tayin muna natin yung review kasi ngayon kasi meron pa itong 100 kilometers. 100 kilometers pa lang nandito. Siguro mga 500 or 500 to 1,000. Hintayin natin, di ba? Hello, si Elmo ba yun? Ay, hindi, anong pangalan yun? Tingnan natin, ha? So, cute girl! Oh, bilis din ha, NMAX. Hindi natin, makaabol natin. Ah, nakaligsing siya siguro. Yay! O, taas tig, oh. Tig, pure rider. The way you drive the bike. Wala na. Hindi ko siya na, ano. Kita. Tignan natin. Itura niya. Hey! Apaka solid!
Ba't ulit ka? Hindi! Click 160 kaya to, men. Click 160 to, men eh. Papaputa. Ba't ulit nga siya? 100%. Click 160 kaya to, men. Ah, ano ba 'yung pinapatugtog diyan? Lagatin ng background music, step bro. Ay. Gabi ng pulis. Bawal na kami magbabilis. Ay, gago. Okay, behave tayo, behave. Eh, shoutout doon kay kuya na naka-blue na maskara ng helmet. Astig. Sheesh. Ah, Beast Commonwealth. Hello. Ayun. Sana meron silang available na gulong, step bro. Ayan, basta, manager rain. Sana meron tayong gulong para dito. Ayan, click 160, ayan yung sumasabay kanila sa NMAC. Ayan, makikita nyo, pagkakapagpalit tayo ng gulong, mas pabibuild yung confidence natin dito. Ayan, 140, kaya? Weh, may 140 tayo. Oo nga no, tapos sa harap, maglalaki tayo. Para mas stable. Ayan no, kasi yung harap niya, anong size ng harap? 100, so pwede tayo mag 110. Oo. Or pwede tayo mag liit 90 tapos 110 yung likod o 100. Sige, tingnan muna natin. Pahinga muna tayo. Alright. So ayan, step bro, dito na tayo sa Beast Commonwealth. And ayan, yung mga stock ng gulong nila. And kasama natin si Gino and Manager Rain. Ano ba yung pasok na gulong na ilalagay natin? Bukan natin sir yung ano, yung 140. Sagad. 140. Sabi kasi kami sa PCX 160 kaya 140. Pero itong stock nito is 120. So lalaparan natin siya. Pero ang concern natin kung hindi sasayad dito sa gilid. Ayan. Tanggal mo yun. Yung tire hugger. Pero kung sakaling hindi naman tumubra yung pagpapalapad, magninipis na lang tayo. So ang pros naman nun, mas tutulin yung acceleration natin tsaka yung top end. Then sa harap naman, ang gulong natin is 100. Pero kung kukumpara nyo sa mga click before, kagaya nito, ang stock nun, 90. Pwede rin tayong mag 90 rito, este bro. And yan, tingnan natin yung mga available na gulong. 140 to 100. Malaki yung difference ah. Yung 110 sa likod. So ito yung likod, pag sumayad ito. Pero tingin ko, ano na, magnipis na lang tayo para ma-achieve ko yung mas matulin na acceleration, mas mabilis. Ang mangyayari, ito yung pares. 110 tsaka 100. So, ang size nito ay 90-80. 110, 70. Ay, 80. 110, 80. Gawin natin 100. Tapos 110. So itong dalawa kukunin ko. Kasi baka sumayad talaga ito eh. Pakiramdam ko sasayad eh. Ayun. Okay, pasok na natin si Click 160 dito sa loob ng ating ano service area ng Beast Commonwealth. Okay. Bagong bago. Ayan na si Gino the Mechanic. Ito pa lang yung una no, na napalitan ng gulong na 160. Yan pa lang. So first ever na Click 160 na pinalitan ng gulong dito sa Beast Commonwealth. So goodbye Federal Tires. Ayan. Sa mga gusto ng gulong, ano, comment down nyo lang yung ano picture ng gulong nyo. Pipili tayo ng mga kawawa, putput na talaga. Donate ko sa inyo yung stock tayo, dito nyo nagpapakabit sa Beast Commonwealth. Wish nyo lang Beast Commonwealth. Tapos bayarin nyo na lang yung neighbor kay Gino the Mechanic. Ito. Ganun na lang, Manager Ray, no? Yung stock tire, pag kami napili tayo, dito na lang nila pakabit. Labor na lang babayaran nila. Eh, stock tire, maayos pa yan. May bulbul pa yan, no? Oh. Yung mga nagtitipid dyan na rider, sa inyo na yung stock tire ko. Gusto ko lang talaga palitan ng Beast kasi sabi nila, dapat yung pinopromote mo, ginagamit mo. Yun naman yung ginagawa natin. Yan po, gamit namin power tools. Yan, power tools.
Ayan, shoutout nga pala sa best drive para sa aming ano machine. Automatic po yan, hindi nyo magagasgas yung ano nyo, yung mats nyo, kaya yung rims nyo. Lalabas nyo na yung gulong sa mags. Oh, ang galing. Parang unboxing, no? Sheesh! Ang ganda ng threads, tayo bro. Flash to. Apo. Ito yung bestseller ng Beast, no? Apo. Ayan. Flash. Ganda ng thread niya. Ito yung ginamit namin ni Dustin Esguera, Destroyer 69. Tinesting namin sa Carmona. Ayan po, makakabit na ang Beast Flash. Ayan yung thread niya. So, makakapit yan. Kita niyo kung bumabaw niya. Pag pumutok na, tsaka babawasan ng amin. Saka natin lalagay yung... Oo, kasi ito matigas ito ngayon. Sobrang hangin. Ito yung PSI, Stevlo. So kailangan 30, sige. So standard PSI, around 30. So kabit na natin ang front tire. Hindi ko alam kung makikita ng camera pero meron siyang oxygen sensor kagaya sa mga big bike. Kailangan kasi tanggalin yung muffler para matanggal yung swing arm para mabaklas itong gulong. Kasi nakakapit doon, no? Ayun, no? Ayan. Ayan. Habang binabaklas ni Gino the Mechanic ang ating muffler, ipakita ko muna sa inyo yung mga gulong dito. May napansin kasi ako, eh. Ito. Ano yun, ah? Yan ay palad ko. Ayan ang palad ko. Isang dangkal. So ang size nga pala nito is 160 60 17. So yung mga naghahanap ng mga 17 dyan tapos malapad, 160 yan, 160. Kung meron tayo dito kompleto tong ano Beast tires na 160, then meron din Zineos and yung Zineos na pang 14s and 17s kompleto, then a lot of Beast tires. Sabi, dami stock dito. So kung hanap nyo yung quality na gulong, affordable tas quality, eh saan pa kayo? Beast tire. Ay, meron din tayo sa Tondo, Manila nyan. So binaklas yung muffler para mag visible yung kanyang swing arm. Ayang swing arm kasi kakalasin din yan para matanggal yung mag. Lahat ng gamit ni Gino the Mechanic dito, ano, power tools. Nakita nyo naman kung gaano kaalaga yung motor nyo dito. Yun. Kanyang swing arm na pareha sa PCX, no? Opo. Yan, nabaklas na yung gulong. And same process, papasingawin ulit. Tanggalin yung valve ng pito. Ayan, Boss Eric. Hello. Para kay Big Black Click daw. So sa Aerox, ito rin gamit natin yung flash. Sa ibang gulong wala niyan eh, no? Yung plastic material na yan. Wala po. Sa Beast tire lang. Sa Beast tire lang meron. Baka talaga quality ng Beast tire, no? Pasok.
Ayan, tinatanggal niya yung ano, yung mga langis na pinahid kanina para hindi tayo dumulas syempre. Okay, alagang-alaga dito yung motor niyo, Stebro. Hanapin niyo lang Gino the Mechanic dito sa Beast Tire Commonwealth. Ayan, salpak na. Ayan na ang kinalabasan. Nasiklik 160. So ayan, Stebro, finally nakabit na natin yung bis. Ayan, nakabis na yan front and rear. So testingin na natin. Pawin tayo. Again, maraming salamat Beast Tire Commonwealth. And kay Boss Eric, Best Tracker. Sige. Sige boss. Actually, i-brake in din yung gulong. Sasabay na yung brake in ng gulong and brake in itong motor.